guys, so nalulungkot lang akong walang magawa, no, doon sa mga taong humihingi ng tulong dito sa ating channel, lalong-lalo na ako sa mga issue ng drugs. At sinasabi nila yung kanilang anak o kanilang asawa o relatives o kaibigan ay napagbintangan lang na ano, na nag-drugs, wala namang nakuha sa katawan. So yun po. So pagka ganun, yan po ay depensa nyo. Kung kayo po, ganito ang katotohanan dyan, no? Kung kayo, yung relatives nyo, yung anak nyo, kung sino man na nagmamalasakit kayo at mayroong historia ng drugs, so mahirap po ilusot na napagbintangan lang yan. Napakahirap. Ngayon, para maiwasan yan, sa isyung yan, ay kung may history, no? May history. At gusto nyo talaga nagbago na hanggang sa kasalukuyan, nagbago na at hindi pa nahuhuli, no? Suswerte nyo. Ngayon, ang masabi ko lang dyan, change location kayo, lumipat kayo sa ibang lugar, pansamantala muna, no? Siguro mga 5 years or 10 years. Doon kayo manirahan. Huwag muna kayo dyan sa lugar. Palitsin nyo muna sila para hindi na umabot doon sa panghuhuli o sa pagbibintang. Kasi matindi po ang program ngayon sa drugs. Talagang natawag natin na puspusan. Kaya kung napagbintangan kayo, eh, pag nahuli na kayo, mahirap na magdepensa. It's a matter of defense. At lalong-lalo na kung yung isang tao ay may history ng drugs. So mahirap po lumusot. At kung magbibail ka naman, napakamahal po ng bail. Sa kasong Section 5 and 11 at iba pa. So ang magaanggaan lang dyan sa 9165 ay yung Section 12. Ay yung position of pre-pernalias. Pero kapag nag position of drugs na, pusher, Section 5, nako, mabigat na po yan sa ngayon. At talagang non-billable yan. So pagkakaalam ko, wala pang bargain. So yung kasong yan ang talagang naging pangbansang kaso na ngayon, no? Pero magtataka ka bakit mahirap lang yung nahuhuli. So ninyo ba narinig si Digong mismo nagsabi na bakit hindi nahuhuli yung mga mayayaman na gumagamit ng drugs? Eh kasi unang-una, mayaman. Malaki ang bahay niyan. Hindi mo talaga mahuhuli yan. Bago ka makarating sa kanila, dili na. O, di ba? At saka yun, talagang mayamang-mayaman, eh, hindi man niya magsup-sup sa may kalsada, no? Doon niya sa private resorts niya o doon niya sa aeroplano magsup-sup. May mga private plane. Aeroplano, may private plane yan. Paano mahulihin yan? O, ikaw, pulis. Eh, ang gamit ng pulis, itura-tura. Yung, paano mahuli talaga yan? So, kaya karamihan talagang nahuhuli ay mahirap. Ay, walang pampera. At sila talaga yung mga naka-front. Kumbaga sa, frontliner. Spotter. Sila yung mababang level ng mga drug user. Eh, yung, meron din matyambahan na mga poser na, pero madalang. Karamihan maliliit na tao lang kasi sila talaga yung walang space. Kung gagamit sila kahit saan lang, kahit maraming tao naglalakad, gamit sila doon, siyempre front talaga yun sa huli. So kaya yun ang dahil lang, guys, bakit maraming nahuhuli nang walang mahirap. Kasi nga sila gamit pa rin ang gamit kahit alam nila na maraming tao sa paligid nila. So hindi nila alam kung natutok na sila o nasumbong na sila. Pero yung mayaman, limitado yung nakakakita sa kanila. Kasi unang-una, nasa exclusive subdivision siya. Nasa exclusive na bahay na ang laki. Na wala man siya nakapasok doon, kundi sila lang. O paano mahulihin yan? Diba? At yun, guys, maraming salamat. My name is Pulisya ko. At your service. Kung mayroon kayong katanungan, guys, regarding sa mga ganitong issue,
PM lamang kayo sa ating messenger. At muling nagsasabi, hindi lahat ng criminologists ay nagpo-police. Yung isa, andito sa YouTube. YouTube! Thank you for watching. See you again my next video.